business, and other needs. Get a jewelry loan at only 2% per month and for a term of 6 to 12 months. Just bring one valid ID and proof of income. Your precious jewelry would be insured, and there are no hidden charges involved. You've saved for and invested in jewelry for such a time as this. Let City State Savings Bank lend you some of the cash it's worth for when you need it the most. Inquire now at your nearest City State Savings Bank branch or call 8470-3333 or visit us at our Facebook page. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinion at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawat ng Lao bilang natatanging pahayagan sa tatlong magkasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagninegosyo. 94.3 DWIZ Palawan. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita, Ruth Rodriguez at Nico Mendoza. Mga tangay, ang oras, alas 11:36 ng tanghali. Ang DYPR, ang kauna-unang impila ng radyo sa Palawan ay nagbabalik sa impapawid kasama ang DYPR News Team. Ngayon ay araw ng Huwebes, September 2, 2021. Magandang tanghali, lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Narito ang mga balitang dapat yung abangan ngayong tanghali. Headlines. City Council humiling sa mga kongresista ng Palawan na isulong ang pag-review sa Kamara ng Batas na may kinalaman sa importation ng used clothing. Mobile registration ng National ID System, pinasok na ang mga rural barangays. 500 pesos na tulong sa mga tricycle drivers, sinimula nang ipamahagi. Mga gasoline station ng Shell magbibigay ng malaking discount per liter sa mga bakunado. Balitang business, isang negosyo ang itinayo para makatulong sa komunidad ng Bubusawin. Sa showbiz balita, kapatid na pulis ng yumaong komedyanteng si Mahal na sa Palawan nakadistino. Balitang good vibes, mental health webinar para sa mga PDL ng Puerto Princesa City Jail isinagawa. Abangan ang detalye ng mga balita makalipas lamang ang ilang sandali. Kaputi ang wagas, yung feeling healthy ka at talagang smooth sa balat. And may sunblock pa. Yan ang Palmanis Herbal Whitening Soap. Likhang Palawan na subok na ng maraming henerasyon, mapababae man o lalaki. Palmanis Herbal Whitening Soap with papaya extract plus vitamin E and peach essence. Mabibili sa lahat ng supermarket at grocery store sa buong Palawan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, pero padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walang hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. Mundo man ay pabago-bago, ngunit ang hangarin para sa pamilya ay hindi kailanman magbabago. Insular Life believes that every Filipino deserves to have a good future. Invest and secure your family's future. Dahil sa Insular Life, magandang araw ngayon, magandang buhay bukas. Visit Insular Life Palawan Gems District Office located at Rizal Avenue, 2nd Floor Union Bank Building. For inquiries, you may contact 0998-255-7259. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip.
kalat at dumi. Niligpit at nilinis. Sa dalawang araw inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo. Para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. DYPR, Balita Tanghali. 11 makalipas ang 11:30 ng tanghali. City Council humiling sa mga kongresista ng Palawan na isulong ang pag-review sa Kamara ng Batas na may kinalaman sa importation ng used clothing. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Suportado ng buong konseho ang panukala ni Consel Elgin Damasco na humihiling sa 3 kongresista ng Palawan na ipareview sa mababang kapulungan ng Kongreso ang batas na may kinalaman sa importation ng used clothing at pagbebenta ng ukay-ukay. Ayon kasi sa konsehal, ang totoong importers ang dapat na hinuhuli base sa isinasaad sa Republic Act 4653 o ang Commercial Importation of Textile Articles commonly known as Used Clothing and Rugs at hindi ang mga maliliit na negosyante nagbebenta nito, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya na ito ang nagsisilbing sandalan upang may maitusto sa pangangailangan ng mga pamilya. Sinabi naman ni Consel Herbert Dilig na suportado niya ang nasabing resolusyon dahil sa napapanahon na anya upang repasuhin ang nasabing batas. Sa panig naman ni Consel Jimmy Carbonell na iniwala itong ang pagbabawal ay base na rin sa umiiral na batas ay dahil anya sa ilang safety measures at health concerns, pero hindi anya dapat na ang maliliit na negosyante ang tatamaan ng nasabing batas bagkos ay ang puno o ang mga nagsasagawa ng illegal na gawain o importasyon. Sinabi naman ni Consel Patrick Hagedorn na walang dapat ikatakot ang maliliit na negosyante na nagbebenta ng ukay-ukay, lalo pat alam naman ng mga ito na hindi illegal ang kanilang mga itinitinda, lalo na ang mga online sellers na mahirap din anyang patunayan kung saan nagmula ang kanilang mga ibinebenta. Samantala, sa unang pagbasa ay inaprubahan ng City Council na nasabing panukala, habang sa susunod na sesyon ay patatawag naman ng mga kinatawan ng CIDG Business Permits and Licensing Office, Bureau of Customs at iba pang ahensya upang makapagbigay ng kalinawan sa nasabing usapin. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. Maraming salamat, Chris Barrientos. Mobile registration ng National ID System, pinasok na rin ang mga rural barangays. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Massive na ang ginagawang National ID registration ng Philippine Statistics Administration o PSA dahil pinasok na ng mga tauhan ng PSA ang malalayong barangay tulad ng Island Barangay ng New Pangangan, Marufinas at ngayon ay sa Barangay Kabayugan, at ang ibang team naman ay nagsimula sa Barangay Salvacion, Bahile, para mas mapabilis ang pagkolekta ng mga personal information para sa National ID. Ayon kay PSA Registration Center Supervisor Jemar Umapas, inilapit na nila sa mga rural barangay ang National ID system para makabawas sa gastusin sa pamasahe at pagkain ng mga residente sa malalayong barangay na pupunta pa ng city proper. Malaking tulong umano na sila na ang pupunta sa mga barangay para mapadali ang transaksyon. Wala din umanong uwian ang team ni Umapas na nitong nakaraang buwan pa ng Agosto ay nagsimula na sa kanilang mobile registration sa Barangay New Pangangan, Marupinas at ngayon sa Barangay Kabayugan. Tatapusin muna nila hanggang sa Barangay Tagabineta bago pumasok o matapos ang linggong ito. Sabi pa ni Umapas na sa 400 kada tao ang dapat na ma-register nila kada araw, kaya naman puspusan ang kanilang pagpaparehistro. Sa mga rural barangay ay inirehistro na rin ang team ni Umapas ang mga bata mula edad 5 taong gulang dahil kasama naman umano ang mga ito sa dapat mabigyan ng National ID. Hindi lang nila maipatupad sa urban barangay ang pagpaparehistro sa mga bata na 5 taon na dahil sa standing order ng local IETF na hindi pa maaring makalabasa
ang mga minor di edad. Inaasahan umano ng PSA na bago dumating ang itinakdang huling araw ng registration ng National ID ay matatapos nila ang pagpaparegister sa lahat ng residente ng Puerto Princesa. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawin. Maraming salamat, Romy Luzares! 500 pesos na tulong sa mga tricycle drivers sinimulan ng ipamahagi. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. Sinimulan na ng city government ang pamahagi ng 500 pisong ayuda sa lahat ng tricycle drivers sa lungsod. Ayon kay Toda Federation President F.D. Lusok, nitong Martes, August 31 pa nagsimula ang pamimigay ng cash assistance at magtatapos anya ito sa September 10. Ang City Franchise o Franchising and Regulatory Board na anya ang nag-iikot sa mga Toda sa lungsod base na rin sa schedule na upang maiwasan ng mass gathering alinsunod na rin sa umiiral na guidelines dahil sa COVID-19 pandemic. Sinabi pa ni Lusok na tiyatayang mahigit sa 5,000 tricycle drivers ang makakatanggap ng ayuda mula sa city government o yung mga nakapagsumite ng requirements. Nagpasalamat din ito dahil kahit anya na delay ang karagdagang ayuda para sa mga tricycle driver ay naibibigay na ito ngayon, lalo pat halos lahat sa kanilang hanay ay lumitid ang kita dulot ng pandemya. Ngayong araw ang mga tricycle drivers sa San Jose at San Manuel ang makakakuha ng 500 pisong cash assistance, habang bukas naman ay nasa Bangkaw-Bangkaw Covered Court ang grupo para sa mga toda ng Bangkaw-Bangkaw at Jacana. Sinabi pa ni Lusok na ito ay karagdagan lamang na tulong dahil nitong mga nakaraang buwan-anya ay una na silang nakatanggap ng 10 litrong gasolina bawat isa na bahagi naman ng fuel subsidy program ng pamahalaang panlungsod. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. Labintatlong minuto makalipas or bago mag-alas 12 ng tanghali, mga gasoline station ng Shell magbibigay ng malaking discount per liter sa mga bakunado. Ang detalye ng balita mula kay Romy Luzares. Tatlong piso kada litro ng gasolina at krudo ang bawas na diskwento ng lahat ng Shell gas station sa Puerto Princesa sa lahat ng bakunado. Ito ay bilang suporta daw ng mga Shell gasoline station na sa pamahalang panlungsod sa kampanya para magpabakuna laban sa COVID-19. Hindi lang umano kita ang tinitina ng Shell gas station kundi ang makatulong sa mga kampanya ng gobyerno na mababakunahan ang mamamayan ng buong siyudad. Lahat umano ay gustong makabalik sa normal kaya sila tumutulong sa pag-iingganyo sa pagpapabakuna dahil kapag hindi nagtulong-tulong ay tiyak na matagal pa bago maibabalik ang dating kilos ng lahat sa lungsod. Kaya naman sa pamamagitan ng kanilang kampanya na ipresenta ang kanilang vaccination card ay 3 piso kagad kada litro ang ibabawa sa ikakargang gasolina o kaya naman ay krudo. Romy Luzares para sa DYPR, ang una sa puso ng mga palawenyo. DYPR Balita. Maraming salamat, Romy Luzares. Abangan ang ibang detalye ng mga balita sa aming pagbabalik. Kung pintura ang hanap, isa lang ang siguradong dapat niyong puntahan, Colors Paint Center. Sila lang naman ang exclusive distributor ng Rain or Shine Elastomeric Paint sa Palawan. Meron din silang mga construction materials tulad ng metal paint, automatic acrylic polyurethane paint, skin coat liquid, skin coat powder, steel fabrication and cement, wall coat products, enamel and latex paint. Lahat yan sa mura at abot kayang halaga dahil SRP ang presyo sa Colors Paint Center. Matatagpuan sa Unit D, DCRM Square, tabi lang ng Land Bank, along National Highway, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. For details, contact 0917-160-3610 and 0967-190-6241. Mahalaga na ang iniinom nating tubig ay malinis at ligtas. Isang dekada na nagbibigay ng dekalidad, ligtas at best-tasting water gamit ang best at latest filtration, softening at disinfection process na certified at pumasa sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kaya saan ka pa? 5 Aces Water Refilling Station. Matatagpuan sa No. 5 Bacoma Street, Barangay Milagrosa, Puerto Princesa. For delivery, contact 0939-916-6329 at 0928-471-8478. Maglilingkod sa inyo mula Lunes hanggang Sabado para sa malinis de kalidad na tubig. Mag 5 Aces Water Refilling Station na. Owned and operated by Arnold Beaton. Nice.
po ba ng extra income ngunit problemado ka sa pwesto at puhunan? Rikers Wholesale Clothing Palawan, ang negosyong swak para sa mga nais magnegosyo ngunit walang kakayanang mamuhunan ng malaki. Hindi mo rin po problemahin ang delivery ng items mo dahil kami na ang bahala dito. Hassle-free business, di ba? Kung ikaw ay interesado, maaari kaming tawagan sa 0977-216-3066 o bisitahin ang aming Facebook page, Rikers Clothing Wholesaling Palawan Supplier. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa dalawang araw, inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw, inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating syudad. Maynila, bilis kilos. DYPR, Balita Tanghali. 8 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa ibang balita, 149 na mga buntis mula sa Puerto Princesa City at lalawigan ng Palawan ang nabigyan na ng first dose ng bakuna kontra COVID-19 hanggang August 25, habang isa naman ang fully vaccinated sa mga ito. Ito ay ayon sa Department of Health Center for Health and Development, MIMAROPA. Ang mga buntis ay pinapayagan ng mabakunahan dahil kabilang sila sa expanded A5 priority group. Batay sa advisory ng vaccination of pregnant women with COVID-19 vaccines na ipinalabas ng National Vaccination Operations Center, ang mga kababaihan sa kanilang pangalawa at pangatlong trimester ay maaring mabakunahan ng mga bakuna na mayroong emergency use authorization mula sa Food and Drug Administration maliban sa Gamaleya Sputnik V na sumusunod sa mga rekomendasyon at konsulta sa Department of Health, Philippine Obstetrical and Gynecological Society at lahat ng expert group. Ayon sa FDA Emergency Use Authorization at sa Product Information Sheet, ang Gamaleya Sputnik V ay contraindicated sa mga buntis at lactating mother. Samantala, hindi naman pinapayagan ang pagbabakuna ng COVID-19 para sa mga kababaihan na nasa kanilang unang trimester dahil sa kakulangan ng impormasyon at mga posibleng komplikasyon. Ganun pa man, sinabi din ng parehong advisory ang mga buntis na nasa unang trimester ay maaring mabakunahan kung nasa mataas na peligro ng implikasyon or impeksyon tulad ng mga medical frontliner na may clearance mula sa kanilang attending physicians. Ang mga pasyente na nasa kanilang unang trimester ay dapat mayroong informed consent na dadalhin sa vaccination site. Sa ibang balita, Recreation Park ng Puerto Princesa, sisimula na ang konstruksyon. Ang detalye ng balita mula kay Chris Barrientos. DYPR Balita. Sisimula na ang konstruksyon at development ng recreational park with green parking ng lungsod ng Puerto Princesa na matatagpuan sa Balayong People's Park sa Barangay Santa Monica. Ito natapos ang groundbreaking na pinangunahan ni Mayor Lucilo Beron kasama ang iba pang opisyales ng city government. Ang proyekto ay nagkakalaga ng halos 20 milyong piso na pangangasiwaan naman ng Cebu 7H Technochem Industry Incorporated sa loob ng 300 araw. Ayon kay Mayor Lucilo Beron, naging mabilis ang pagsasagawa ng mga gantong proyekto ng lungsod matapos buuhin o itatag ang iba't ibang departamento tulad na lamang ng Office of the City Architecture na silang gumawa ng plano. Ang nasabing parke ay mayroon ding meditational area na malaking tulong anya sa mga tao dito sa Puerto Princesa, lalo na sa panahon ngayon. Samantala, sinabi rin ni Byron na plano rin sanang ilagay dito ang skaters area, subalit dahil malapit anya sa eskwelahan ay hahanapan na lamang ito ng ibang lugar. Nakita kasi anya nito na marami na talaga dito sa lungsod ang nahihiling sa nasabing sports, kaya isa rin ito sa bibigyan pansin ng city government sa mga susunod na panahon. Chris Barrientos para sa DYPR, ang una sa puso, mga Palawenyo.
Maraming salamat, Chris Barrientos. Ang balitang business, showbiz at good vibes, abangan sa aming pagbabalik. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Palawan Pawn Shop, Palawan Express, Pera Padala. Boy, magtuta sa Palawan. Palawan? Magprinda ako. Sure, ma'am. Ako naman magpapadala sa tatay ko. Right away, sir. Barato. Paspas. Walay hasol. Ipalawan mo na. Regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. I love you. Mi amor. Jitem. Ti amo. Sarayo. Ashitiro. No matter how you say it with love. Express your love. Express it. With Recuerdo Gift Surprise Delivery from flowers, bouquets, chocolates, and more. Located at Calianan Lansana Subdivision, Libis Road, San Pedro, Puerto Princesa City. Recuerdo Gift Surprise Delivery, only managed by Mariel K. Gabo Orlido. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Visit their website at www.surprisegift.ph or their Facebook page, Recuerdo Gift Surprise Delivery. You may also call it text at 0966-932-4602. Recuerdo Gift Surprise Delivery. Let them feel your love. Para sa malinaw na paningin, magandang kita para sa kinabukasan, pasyal na sa Del Rosario Optometric Contact Lens Clinic. Matatagpuan sa Magtanang Building, Rizal Avenue, Puerto Princesa City. Services offered, comprehensive eye checkup, computerized eye examination, contact lens and eyeglass fitting with large selection of frames, fashion eyewear, sunglasses, contact lenses and accessories. Del Rosario Optometric Contact Lens Clinic with branches in Taytay, Rojas, Quezon and Narapa. Your eyes, our focus. Better vision for a great life. Gawing ligtas ang inyong tahanan o opisina sa lahat ng oras. Mag-install ng CCTV cameras para mabantayan kayo laban sa mga masasamang loob at mga di inaasahang pangyayari. On the go, maximum CCTV trading ang solusyon. Mga latest CCTV cameras with 360 degrees viewing na pwedeng i-control sa inyong cellphone at depende sa dami ng channel. Meron silang mga installment packages na abot ng inyong budget from 3 to 12 months payment. Experience the security with the most convenient payment terms only at On the Go Maximum CCTV Trading. Paluwin nyo, kontakin na ang 0912-799-1129. Parang isang panaginip sa sandaling pag-idlip. Lumuwag, luminaw ang kaling masikip. Kalat at dumi, niligpit at nilinis. Sa dalawang araw, inalis ang bahid at dungis. Trahedya ng pandemya, gutom ang dala. 15 araw inahon sa ayudang kahon-kahon. Bagong ospital, mabilis tinayo para impeksyon ay mapatid. Bakuna, milyon na ang nabigyan. Walang tigil, walang tulugan. Sa bahay na pangarap, batang squatter ang tumupad. Batang basurerong nagbalik ng dignidad. Ningning na nawala, muling binalik. Ang araw sa dagat muling humalik. Matulin ang pagsikat, maliksi ang pag-usad. Ito na ang Maynila, mahal nating siyudad. Maynila, bilis kilos. DYPR, Balita Tanghali. 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy ang ginagawang pagsasanay ng mga estudyante ng MBLT4 at ng mga pulis mula sa Palawan Provincial Mobile Force Company na kabilang sa SOP Class 02-21. Ang nasabing pagsasanay ay naglalayong hasain ang kakayanan ng mga ito sa tactical combat at recon patrol. Ganon din ang paghubog sa pagpapalakas ng samahan, pagkakaisa at pagtutulungan na isa sa mga kinakailangang sandata sa oras ng pakikidigma. Ayon sa Philippine Marines, isinama nila ang mga pulis sa pagsasanay upang palakasin pa ang pagtutulungan sa panig ng 2 law enforcement agency para sa hinaharap ng mga operasyon. Simbolo rin nila ito ng magandang samahan at pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa lalawigan ng Palawan. DYPR, Balita. Balita Business. At sa balitang business, isang negosyo ang itinayo para makatulong sa komunidad ng bubusawin. Ang balitang business hatid ni Miss Tina Pupanda. Balitang business.
Limang taon na nang madiskubre ni Arles Orias ang pagtatanim ng iba't ibang herbs at gulay. Siya ay nakapagtapos ng Organic Farming NC2 sa PESDA upang mas lalo pang palawigin ang kanyang kaalaman sa pagtatanim. Mahilig sa maanghang na pagkain si Third, kaya naman naisipan niyang magtanim ng sili sa kanilang bakuran. Sa simula ay para lamang ito sa kanilang personal na pangkonsumo, hanggang sa naging daan nga ito upang simulan ang Third's Hot Chili Peppers. Gamit ang social media at sa suporta ng mga kaibigan at pamilya, ay nakilala ang kanyang negosyo. Marami ring pagsubok ang pinagdaanan ng kanilang negosyo, ngunit naisip nilang parte ito ng pagnenegosyo. Hindi man nila hinihiling na kumita ng sobrang laki, kundi may sapat na maitutulong para sa komunidad ng Bubusawin na kung saan ang outreach program na ginagawa nilang mag-asawa. Sa katunayan, sa isang project manager si Third sa gulayan ni Minan sa Bubusawin. Sa pamamagitan nito ay nais silang ipahayag na sa gitna ng pandemya ay maaari pa rin mamunga ang mga tao. Ang Third's Hot Chili Peppers ay makikita rin sa mga restaurants dito sa Palawan at maging sa labas ng bansa. Sa ngayon ay kanilang pinaghahandaan kung paano pag-iinitin ang selebrasyon sa Kapaskuhan sa bawat tahanan. Para sa mga nais mag-order, hanapin lamang si Arles Orias, Chili Peppers sa Facebook. Tina Hupanda para sa DYPR, una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Showbiz Balita. At sa ating showbiz sa balita, kapatid na pulis ng yumaong komedyanteng si Mahal nasa Palawan na kadistino. Ang showbiz balita mula sa Showbiz Insider, Joel Contribida. Showbiz balita. Nasa Palawan, nakadestino ang kapatid ng yumaong komedyanteng si Mahal. Siya si Lieutenant Jason Tesorero ng PNP Mobile Force Company sa bayan ng Soproño, Espanyola at mag-iisang taon na siyang nakadestino dito. Sa eksklusibong panayam ng DYPR, sinabi ni Tesorero na isang maalalahan ni na kapatid ang atin niyang si Mahal. Birthday genius nga ang tawag nila dito dahil naaalala nito ang birthday ng lahat ng mga kaanak. May usapan na sila ni Mahal na ibibili niya ito sana ng lupa dito sa Puerto Princesa bilang regalo sana niya sa ate. Kausap niya pa raw last week si Mahal at wala naman itong nahihinabilin ng kung ano pa. Binawian si Mahal ng buhay noong Martes dahil sa COVID-19. Nakatakdang bumalik ngayong araw sa Maynila si Lieutenant Tesorero dahil hiling nitong makita ang ate sa mga huling sandali bago ang cremation ng kanyang labi. Apat silang magkakapatid kung saan pangatlo si Jason na dating miyembro ng Special Action Force bago nalipat sa Mobile Force at nadestino dito sa Palawan. Joel Contribida para sa DYPR, ang una sa puso ng mga Palawenyo. DYPR Balita. Balitang Good Vibes. At para sa ating Balitang Good Vibes ngayong tanghali, mahalaga ang usaping mental health sa mga panahong tulad ngayon na marami ang sumasailalim sa mga isyu ng buhay, mga pagdurusa, mga nawalan ng mahal sa buhay at isyong pinansyal. Mas doble ang iniisip ng mga kababayan nating nasa piitan o mga persons deprived of liberty. Kaya naman isang virtual webinar ang ipinagkaloob sa kanila para bigyang sentro ang kanilang mental health. Ito ang One Call Away Psychological First Aid Training sa pamamagitan ng Humanitarian Legal Assistance Foundation na libreng ipinagkaloob sa mga PDL ng City Jail. Layunin nito na pakinggan at intindihin ang epekto ng stress pagkawala ng mahal sa buhay, trauma at kung paano alagaan ang sarili sa kabila ng kaliwat ka ng problema. Ang webinar ay sa pangungunan ni Jail Inspector Ariel Pabuluyan, SJO3 Barbara Lim, Jail Superintendent Maria Irene Esquinas at iba pa. DYPR Balita. At sa mga liaglimog ko yunon, Amos, madal kita ko yunon, ituturo ka na to ni Ryan Ibanez. Amos, madal kita iko yunon. Mayad nga daw kanin nung tanan mga tangay, bug, titinaig mga gurang-gurang. Ako inong tangay nga si Ryan Ibanez, ang inong katabid sa tang pagadali lingwayin ko yunun, ang opisyal nga lingway iyang probinsyang Palawan. Sa adlaw nga dyan, bisarang ko yunun nga tangadalan mamanang Ladap. Ang Ladap mamanang pagbiyahe o pagpakunsay sarang lugar agud maglingaw-lingaw. Kapariwan ang kinaulugan iyang bisarang Putag. Sa Tagalog, ang Ladap ay lakwacha o gala. In English, Ladap is to travel somewhere for leisure.
sa muro ta pwedeng gamitan sa atang tultulanan ang bisarang ladap, tulad dya. Ay, aga katal daman akang sikiay. Liag daman siguro iya magladap sa kung sa din. Mga tangay, kada nagtagagmanta, igamitin tatang lingwain ko yun nun. Diyan nung tangay, Ryan Ibanez, mayad nga adlaw kaning nuntanan. Amlig! Amos! Madal kita, iko yun nun! DYPR Balita! At bago po kami magtapos, magandang tanghali kay Konsehal Jimbo Maristela at good noon din kay Miss Kayla Wancho at kay Miss Heather Tihada. At sa lahat ng mga nanonood sa kanilang FB at ang nakikinig sa kanilang mga radio, sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat sa inyong pag-antabay dito sa DYPR Balita hanggang bukas ng alas 6 hanggang alas 6:30. DYPR Balita sa DWIC 94.3. Ako po si Ruth Rodriguez. Magandang tanghali. 114 days po bago mag-araw ng, bago po magpasko. Ayan po ang para sa information ng lahat. Ako si Nico Mendoza at yan ang DYPR Balita sa tanghali. Inyong napakinggan ang DYPR Balita. Noon at ngayon, DYPR, una sa balita. Hanggang bukas, dito sa DWIZ 94.3 Palawan. Sa pagmamdabo,